siguradong matutuwa kayo sa bagong pasok na balitang ito ukol sa ayuda na para sa lahat ng Pilipino. Bago natin simulan, siguraduhin nakasubscribe kayo sa ating official YouTube channel na Balita ni Juan. Pinag-uusapan ngayon sa Kongreso ang pagpapasa ng Bayanihan to Arise as One Act o Bayanihan 3 na nagsasaad na ang bawat Pilipino ay makakatanggap ng 2,000 piso kada isang tao, mapamahirap man o napapibilang sa middle class na siyang apektado rin ng pandemya. Ang nasabing House Bill No. 2022 ay ang universal na ayuda na isinusulong ni Kalinga Party List Representative Irene Saulog na hindi na ipasa sa Senado noong 2021. Hinihain ngayon na isang mambabatas sa mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang batas na naglalayong bigyan ng one-time cash aid ang lahat ng mga Pilipino. Sa ilalim ng House Bill No. 2022 o ang Universal Ayuda Act, makatatanggap ng tigda 2,000 piso ang lahat ng mga Pilipino upang tulungan na makaagapay mula sa epekto ng pandemya at inflation. Ayon kay Kalinga Party List Representative Irene Saulog, pupunan na Universal Ayuda Act ng mga naudlot na layunin ng Bayanihan 3 matapos na bigong maisabatas ito ng Senado noong 2021. Inihahayag nga nito na bigyan ng tig 2,000 piso o one-time cash aid ang lahat ng mga Pilipino. Ayon kay Representative Irene Saulog, malaking bagay ito sa mga Pilipino lalo na sa mga hindi nakatanggap o napabilang sa nakaraang Social Amelioration Program. Umabot naman sa halos 89 na opisyal ng ilang barangay ang nasuspinde nang dahil sa hindi maayos na pamamalakad sa nakaraang pamamahagi ng ayuda noong 2020. Dagdag pa nga ng ating mambabatas na iba talaga ang mayroong political connection dahil nagdudulot lamang ito sa listahan ng prioridad na kung saan yung ibang nawalan din ng trabaho ay hindi napabilang sa listahan. Ganun pa man, kakailanganin ng 218 bilyon na pondo ng gobyerno upang maisakatuparan ang naturang batas. At sa oras na maisabatas ang panukala, kakailanganing makipag-ugnayan ng national government sa iba't ibang ahensya, gaya na lang ng Department of Interior and Local Government o DILG, PSA o Philippine Statistic Authority, at sa Department of Information and Communication Technology para sa implementasyon sa pamamahagi ng naturang ayuda. Magandang panukala na naman ito sa batas dahil sa maganda nitong layunin. Ngunit ang tanong, kailan naman ito maibibigay? Nawa ay matutukan ang mga senior citizen na silang mas nangangailangan ng suporta ng ating gobyerno. Maaksyonan na rin sana ng maaga ang universal pension at mapondohan na rin ang pension increase para sa mga Pilipino. Bilang isang Pilipino, ano po ang masasabi nyo? Mag-iwan kayo ng inyong komento at sabay nating basahin ang mga ito.